Vlogag! Hi mga besi ko! This Mommy Oni, your single mom. Intro! Pasok! So, ang video ko ngayon, mga besi ko, ay 7 days post-op recovery ni Mami Oni sa aking pagkakalay po ng aking legs. Di ba, happy? 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 Happy, ah! Dahil dyan, samahan niyo ako na mag-recover si Mami Oni from day 1 to day 7. Dada. Hi, mga besi ko! So, today is my first day. Wala pa akong 24 hours mula lang ginawa. Ano oras pa lang? Mga 2 p.m. So, okay naman ako. Natatawa ako na panood ko yung mga videos ko nung groggy ako. Ay. Pero yun, kakain na muna ako yung gamot and, you know, pahinga, pahinga. Okay lang, parang wala lang. So, eto siya lang first day, mga besi ko. May tahi ako dito at saka may tube ako doon. Yun, saka medyo may konting dugo-dugo pa din na lumalabas sa tube. Kaya lang naman siya, laki agad ang nakita ko na inimpis agad ng legs ko. So, second day ko today, actually kahapon, talaga ako naligo. Ganun ako kada operation, hindi agad ako basta-basta naliligo ng kinabukasan. Hiniya akong puro ko tulog. At dito ngayon si Papi, nagkakamot ang pet ko. Kasi ang kate-kate niya, at napaliguan na niya ako. Tapos natulungan siya ni Vicente sa pagkapaligo sa akin kasi kailangan ng lalaki. Napansin niyo, nakawa ko sa ganito kasi yung pwersa ng tuhod ko, pag nakatayo ako, may mga lumalabas pa siyang mga fluids. Parang hindi siya masyado madugo eh. Anong tawag doon, pampitam? Parang malangis siya ako. Parang ewan ko kung ang tawag. Diba mga tubig-tubig niya. So maliligo na ako mga besi ko. Pero don't get me wrong. Tututbrush yung lamos naman ako kahapon. So second day update. Okay naman ako. Nakakalakad-lakad ako. Hindi lang talaga ako komportable umupo. So nakaligo na ako mga besi ko. Ayan, tamang brush up muna si Mami Oni. Ayan, at nakikita nyo. Hindi ko pinapakita sa inyo yung lower ko kasi lagi akong walang panty. Kasi parang ang hirap kada iihi ako. Eh, met me ako umiihi. So hi ka naman ate. Saan si Papi, siyempre, bit-bit niya ang aking regalo. Ayan, ang Christmas. Yung Christmas ko, yan sila na magbubukas ng mga shein-shein ko dito. Yan. So, hindi ko kaya. Ayan, mga besi ko. Oh, hindi ako bayad dyan na binibili ko talaga yan. So, ito mga besi ko, makita yung mga konting pasasya. Then, may tahi ako dito. At yun nga, may para akong, ang tawag dito eh? Ang tubo, may ganun ako. Drainage. Yun, para dyan lumalabas yung excess na parang mga fluids, ganun. So, yun siya mga besi ko. Umupo na agad ako. Kasi parang kaya-kaya naman. So, yun mga besi ko. Ayun akong bisita. Ala, yun yung monster. Ayun na, sa likod mo yung monster. Ala yung monster. Ala yung monster. Hello. Ayun niya, ayun. Ano yung monster? Ano yung monster, si Ben? So ngayon, may photoshoot si Tyrone niya. Sinamahan siya ni Mama Marie sa Urban Smiles. Sobrang proud ako sa anak ko kasi siya ang first na ambassador na magpumoda ng Urban Smiles. Yun. At yun nga, kasama ko ngayon si Tito Vin, si Papi, si Happy, si Mikmik, tsaka si Be. Ayan. Ayun, so ngayon mga best, i-update ko kayo. Nag-message ako sa GC namin. Totoo. Ay, Diyos ko po. Sobrang love na love ang mommy. Nag-chat ako sa GC, ang sabi ko. Mayroon kasi kami yung GC ng Toro Farm. Sabi ko kay Latatay Elon, tsaka kay Latatad. Pahinga muna kayo, sabihin ko kayo pag uwi na kayo dito sa condo. Stay muna kayo sa inyo, including mga kasama nyo para makapagpahinga kayo. Ay, nag-reply si Elon, bakit po mami pabalik na po sana kami ngayon? May schedule po ako bukas sa face. Ayun, nagganon ako kasi nagulo din sila. Napag-usapan din nila. Natatampo kasi talaga ako. Natatampo ko kasi si tatay. Pag uwi ko, sabi niya, mami, groggy pa ako noon eh. Sabi niya, mami, uwi muna kami nila nanay Sam. Sabi niya, kasi mag-iikay daw sila ng family niya. Sabi ko, sige, sige, kasi groggy ako noon eh. Sige, sige, idehan ko lang. Tapos noong isang gabi, habang groggy din ako noon, sabi din ni tatay, uwi din muna ako kaila, ano, kaila ganyan. Uwi muna ako sa family ko, ganyan. Tapos ngayon, syempre, dahil yung hindi ko alam kung emotional ba ako dahil bagong opera ako. Happy!
yan bagong opera ako, pero ano yung pakiramdam ng pag may bagong opera dito at pag-ooperahan sila, ako yung mag-aalaga. Kung kailan kailangan mo sila, wala sila ganun. Nasasaktan lang ako. Kasi okay lang sana kung lipo sa tiyan eh, o sa braso, ganun. Kaso, kaso ano siya, lipo siya sa legs, kaya hirap talaga ako maglakad. So si Vince lang nang si Vince yung naaasahan. Siyempre siya lang yung lalaki at lagi siya nakatabi sa akin. Wala kami maasahan, tatakbo sa labas pag kailangan ko ng mga bedpan underpad. O mga underpads, mga gamot, mga tatakbo. Eh, ang may lisensya lang dito, ako tsaka si Vince. So walang iba magdadrive. Sobrang... Nagdama ko saan. Sobrang tatampo lang ako sa kanila. Kasi kung kailan kailangan mo sila, biglang sila nagbakasyon, ganun. Pwede naman kahit saan, after 1 week ko, yung ganun, hindi naman ako madamot na habi ko nga ng Kayron pag alis niya. Sige, basta mag-sob lang kayo. Siyempre, groggy ako. Then ngayon na nahihirapan ako maglakad, na-release ko na, at ganun, diba? Masasutan lang ako. Masakit din yung part na parang ang sabi pa, wala namang gagawin eh. Oo, oh, sabi ni Tatal, wala naman kasi yung gagawin dito, yung bagot, ganyan. Hindi niya man naisip na yung ate niya, diba? Siyempre, alam mo, kung magkakaroon ako ng pag-ugaling panunumbat, ito yung one day na isusumbat ko sa kanila. Na, siyempre si Tyrone niya ngayon may photoshoot, pabuti nandiyan si ate, diba? Tapos ang dami inaasikaso dito. Nahirapan talaga ako maglakad. Hindi naman ako masyado nasasaktan, pero sa pagtay ko, sa pag-alalay sa akin, sila Be, sila Mikmik, sila Papi, Puwet na Puyat. Ayan sila, tsaka sila Tito Vince. Ayan. Puwet na Puwet sila. Konting gibot, siyempre, kailangan ko talaga ng alalay. Alam mo yun, paano pa nagkaroon ng emergency, di ba? Walang bubuhat sa akin kundi si Tito Vince lang. Walang ibang lalaki dito. Kundi ito lang din. Si Adan. Sabi ko na nga. Wala lang. Pwede naman ako maging Adan. Nagtatampo lang ako. Ayos ko naman. Ang pinam. Buti lang dito ka para pasayin si Mami. Siya lang ang bata. Happy? Aba, happy? Aba, pitam! Uy, pag ano ka pa na kama? What's your name? Masensya na magulo dito mga besi ko. Ah, yun lang. Ah, nakakaupo na ako. Very light. Ah. Furnace. Oo. Ayaw ko talagang umiyak, pero yun yung nararamdaman ko. Gusto ko lang i-share sa inyo. Na second day ko ngayon, tinry ko umupo at kaya pa ako nakaupo. Ganon. Ito rin, nangyari, nagpaligo din sa akin si Papi, si Tito Vince. Happy, ano ba yung gawa mo? Ba't ka nakikipagkulit sa mami mo? Humpty Tam! Buti na lang nandyan ka, Humpty Tam! Alay, naawi ka ni Bertrand. Hala! Ang kalat dito mga besi ko, nakikita nyo. Ala, aba nilalapitan pa si birthday. Birthday? Ano, balikano? Bobby! Hindi nga yan si Bobby, si birthday yan. Lalapitan niya ulit tong kulit. Babalik ulit. Babalik ulit. Ayan, syempre gusto ko lang mag-take ng opportunity na mag-thank you kay Vicente. Ayan, at kay Papi. At saka kay Be. Yun lang. At saka kay Mikay, syempre. Kasi syempre, di ba sila yung nandyan? Kada may ma-operahan dito. Tingnan mo ginagawa ng magnanayo. Para lang din alam nyo mga best ko kung ba't pala medyo hirap si Mami Oni. Hindi ko talaga expected na medyo mahirap talaga to. Kasi nga legs siya. Legs siya at hirap ka nga talaga maglakad. At yung mga fats ko sa legs, dahil lang inayang ko sa mga fats ko, nilagay ko po siya ulit. Eh, pal ka, nagbablog si Mami eh. Pam, pam. Abi. Yan mga best ko. Kaya hindi ako nakakapag-panty ngayon kasi nga, yung fats ko dito, nang hinayang kasi ako, nilagay ko siya ulit sa puwet ko, sa upper puwet ko. Gusto ko kasi na mas malaki pang puwet. Gusto ko yung parang ano, tatong Jollibee naglalakad. Gusto ko ng perfect na puwet, na mas malaki pa. Kasi nang hinayang ako eh, pero kahit naman ganito to, mga besi ko, kung pag malaki siya sa una, marami rin mawawala. Ganun siya. Kaya hindi ako nakapanty, lagi lang ako nakaganto. Tapos talagang zombie talaga ako maglakad. Diba? Para akong zombie, ganun. So nakaupo ako ngayon dahil kahit namatay yung fats, wala na akong pakialam. Kasi ang hirap talaga ganito mayo.
nahihirapan ako. Kaya nandito yung ano ko, tapos tulo siya ng tulo. Ganun. Siyempre, ano rin ako eh, konting kibot, kailangan ng wipes, kailangan ng tissue, kailangan ng ganun, ihi ako ng ihi. Then tumatai ako kagabi, sinasarunan ng nimikay. Saka nila Vicente, yung ganun. Si Tyrone na nga naiintindihan na niya na walang choice na ano si Tito Vince na nakahubad ako, di ba? Kasi, mami, okay lang naman, hindi naman po tumitingin si Tito Vince. Siya lang talaga yung umahawak sa akin. Parang ganun. So, ito yung second day ko. Parang mas okay naman ako ngayon. Nakapagsita naman talaga ako. Okay naman talaga. Yun nga lang, ang daming kailangan. Kasi, legs eh. Ito yung pwersa mo sa lahat eh. Hindi ako makaluhod pag upo. Hindi, wala. Hindi ako makaupo. Ang sakit ng ganito ko. Ito lang malamot yung kama kaya nakakaupo ako. So, dapat din pala ay check up ko kanina. Pero sabi ko, ayaw ako mag-check up. Natutulog ako. Alam ko na kasi kung yan na-check up ko yung Dokyapi. Ah, ayan o. Ito yung masakit. O, okay naman to. Ganyan-ganyan. O, ayan, second day lang check up. Sa Sabado na ako pumunta. Alam ko na yung nangyayari. Sobrang kaka-open ako. Kung kakabisado ko na. Pagod na lang siya. Warmer crop top lang ako mga best ko. Kasi nilalamig-lamig ako. Tapos, wala akong panty. Wala akong pababa. Nahirapan ako. Hello, matching pa yung taga-video natin. So, today is my third day mga besiko. Pasensya na ako, medyo nag-emotional ako kahapon. Hindi ko alam po effect yun ng, alam mo yun, ng post of depression kung tawagin. Kasi may gano'n na normal naman. Pero, nagpaalam kasi sila sa akin, papasok na ako ng operating room. Si tatay. Tapos nagsabi sa akin si tatan ng groggy ako. So, paalam din sa akin si tatay na, ah, babayaris na kami ng groggy din ako. So, parang wala sila sa utak ko. Then, na-realize ko na lang kailangan ko ng tulong na, asan yung mga tao? Asan yung mga tao ko dito? Yung mga inampon ko? Asan na sila? Yung mga, sabi yung pamilya ko, nasan na sila? Bigla ko nalungkot na bigla kami kinulang ng manpower dito. So, yun, thankful ako kay ate kasi photoshoot kaya po ng Tyronia, wala ako. First photoshoot niya. At yun na nga, si ate nandun para kay Tyronia kahit nahirapan siya mag-drive and all. Tapos syempre yun nga sa mga kasama ko dito. So, ayun mga basic ko, i-explain ko lang yun sa inyo para mas clear. Ngayon naman, third day ko, nakapalda ako kasi hindi ako makapag-panty. Wala akong nung suot sa loob. And lagi ako naka-jacket kasi po lagi ako nilalamig. So, parang ang gulo ng forum ako, diba? So, ngayon nakakapaglakad ako ng ganito. Ganito ako maglakad ngayon sa third day. Ayan, ganyan siya. Kasi medyo masakit yung gitna ko. Pero nung mga second day, ganito yung ganap ko. First and almost second, diba? Naka-painkillers pa din naman din ako ngayon pag ganito. Ayan, naka first din ako day, second. Dahil magbagong gising ako, napapagan talaga ako kay Vicente. Sobrang importante na galakad-lakad ka sa araw-araw. Mga 30 minutes sa umaga, 30 minutes sa gabi. Basta gano'n siya, nakaganon ako. Tapos nangyari na nakatain na rin ako. First day pa lang, nakatain agad ako. Nakaganon kay Vicente sa bawl. Yan, nakaganto ako. Tapos tumatay ako, nakaganyan. Muntik na rin ako matay. Yan, tapos nakatay din ako kahapon. Nakatay din ako kanina. Twice pa nga ako tumay today. So, maganda yung gano'n na nakakawiwi. At nakakatay ka kaagad after mong maoperahan para bumalik agad yung circulation ng katawan mo. Then, kahapon talaga, I check up ko. Ganun daw nagpunta. So, alam ko na mangyayari. Pinamad ako, alam ko na yung mangyayari, doc. Alam mo yun, ah, yan, ganito, gabayarapan ko pa sarili ko. Pero mali na, huwag niyo akong gagayahin. Dahil siguro dahil sanayin ako, alam ko na yung gagawin ko. Kailangan talaga, second day of your operation, pupunta ako kay Doc Yapi para magpa-check up kung may mali, kung may dapat gawin. So ako sa Sabado na ako pupunta ulit. Yun naman siya, okay naman. At, ayun, makikita yun, medyo napapasapa rin siya. Ayan. Mukha lang siya masakit, pero sakto lang naman, hindi naman siya masakit. Para lang may mabigat na nakaganon sa legs mo. At ngayon matutulog na ulit ako. Ang ginagawa ko sa sarili ko dahil parang feeling ko walang masyadong effect sa akin yung gamot. Lagi akong gising. Nag-a-antihistamine ako. Maliit lang naman na tablet. Tapos konti lang din yung dosage ng gamot niya. Kaya yun, para makatulog ako na makatulog. Sakto may allergy din si Mami Oni. So again, this is my third day. Yes, today is my fourth day. Ang bilis ng araw na. Oo, yung si Papi na natanggal. Feeling doktor kami dito. Kasi minessage ko si Doc Yapi na lumabas yung pan-drain ko. At ayun na nga. Kasi nahirapan din ako matulog. Ang galing ni Papi yan. Tinanggal na namin. Salamat, Grace, na natin. Feeling doktor. Ito sa kabila tayo. Huwag na muna ito eh, no? Hindi pwede wag. Pa. Okay lang yan. Basta, umalabas pa kasi yung ano nito eh. Ito kasi aksidente nung natin sa China. Oo guys, aksidente kasi nga natanggal to palabas. Tapos sabi ni Doc Yapi, hala, punta ka na ay kung tinig patanggal mo na yan, check up mo diba? Or tanggalin mo na lang. Pagkagupit namin, hinatak lang, kaya-kaya ko naman. Ito na lang talaga. Hindi naman kasi nakapasok pa yung kalahati sa loob. So hindi pa siya talaga tanggalin. So hayaan mo na natin. Nahirapan ako matulog dito. Hindi na ako nagpapa-check up kay Doc Yapi. Yan, tiyatanggal na muna ni Papi.
Balit na tahi lang yan. Diyos ko, sa dami ng operasyon ko. Sanay na ako dyan. Siguro nahatak yung isa ko nung nakaraan, no? Nahirapan akong umano eh. Oo, pang tutulog. Ang galing ko, no? Guys, huwag niyo ba akong gagayahin? This is my fourth day. At ako ay medyo sanay na po sa mga operasyon. Huwag niyo po akong gagayahin. Dapat talaga pumunta kayo sa Icon Clinic para gawin itong mga to. Sobrang ingat ni Papi. Minugupit niya muna tayo bago hatakan. Kasi kalahati ng parang drain ko nasa loob. Tatanggal na ni Papi. So, dito na ako sa ano ko. May nakatahi pa din yun. Ayan. Layo mo konti. Ayan, may nahatak lang. Haba niya sa loob, guys. Ayan. Diyan kasi lumalabas yung drain. Diyos ko, saan niya magsasara. Sa drain kasi yan eh. Wala kayo kung pagpapibig. Magda-diet na lang ako. Oo, iba dyan mag-diet na lang. Kaya kayo huwag nyo ayaan yung hita nyo na. Yan yun. Yay! Sa wakas! Tapo mo na po. So yung mga vesicles, still fourth day ko pa rin ng recovery mula sa liposuction sa legs. Tapos nilipat sa butt ko, ayan. So, ngayon lang ako nakapagdamit ng matino. Ay, ano ka ba, Mami? Ba't nangyari sa'yo? I have no butt. So, yun mga best ko, nakikita nyo. Sa mga nahihirapan dyan, kasi parang BBL na rin yung nangyari sa akin, di ba? Parang Brazilian butt lift na yung fats mo ay nilipat mo sa puwet mo. So, yun, Brazilian butt lift by Doc Yapi. Yes, mother! Meron po tayong advanced sound technology, mother! Dati kasi, meron ang una na pang-upo. Ngayon po ay meron na pong BBL bed. Ito po siya, at butas po siya sa gitna. Pakita mo nga. Yan. Parang p***y ni Pabi lang. Yan. Meron po yun sa gitnang butas para yung puwet mo, dyan na sasalo. So, ganito yung eksena ko every time na gusto kong humiga, hindi na ako lagi nakadapa. Ganito na. Kaso ako si birthday. Si Papi, yung mahawak siya doon. Kasi inflatable naman to eh. So, kailangan lang talaga siya hanginan. Tapos si Vicente, nakasupport sa akin. Dito. Tapos, syempre dahan-dahan kasi ngayon tuhod ko, medyo masakit andun yung tahi. Then, dahan-dahan ako mag-slide. Pagpunta dito ay tapos. Ako ang natakaw na upo yung puwet ko. Ayan, tas sakto yung puwet ko sa butas. Ayan, kasi nga diba, bawal mong, ito, ganito rin ako pala gadis ng unan. Ayan, bawal ko kasi iupo ang puwet ko kasi mamamatay yung fat, sayang naman. So yun mga basic ko sa panahon ngayon, medyo hayahay na po ang buhay ng mga tao nagpapa-BBL o nagpapa-transfer ng fat sa puwet. Again, kasi 2 months mong bawal iupo to. So, 2 months akong tayo, kasi alam nyo, naginawa ko na to dati. Pero ngayon, pangalawang beses ko, sa may upper ko, nilagyan ko yung sayang kasing fats, diba? At si birthday, ganito po siya. Dumating sa point na si birthday, umusog ako ng ganito at nalaglag siya. Nalaglag siya po ganito. Bebe, laglag ka na, bebe! Ayun, nandito lang kami ni birthday. Ganyan na po ako. Nagpapahinga at natutulog. So again, BBL bed. Wala pa rito sa Pilipinas. Sa ibang bansa pa siya nabibili. Pero, laking tulong niya. Tsaka hindi siya ganun kamahal. Yes. Hindi naman. Mas mahal kita. So again, mga besi ko, ito mag-share ko sa inyo. Sa aking day 4. At sa aking day 4, parang ngayon lang ako nakapag-ice ng hair. Kata nyo naman, ngayon lang ako nakapag-base ng matino. As long as maluwag yung ganito. Tsaka tinanggal ko nga kanya, diba? Nakita nyo naman. So parang feeling ko, mas nakadoro na ako ngayon. So, yan mga besi ko. Ano pong ilang day ko na ngayon? Yan, 5th day ko na ngayon at medyo nakaka-recover na din naman ako mula nung una. Wala lang masyadong tumutulo dito sa lapag na dugo. Pero may mga liquid ako eh, parang ganito. May mga lumalabas-labas pa siyang ganyan na medyo yellowish. Ayan o. Parang nana, no? Parang nana. Pero ano yan eh, galing normal yan sa lipo. Hindi ko alam kung ang tawag dyan, pero parang yan yung water. So, ganoon siya kahit wala na akong drainage. Tapos, nakakaupo na ako kasi
mali talaga na umupo ako, pero ginagawa ko kasi pagod ako sa totoo lang. Yung pakiramdam ng 50, parang kadaihi ka, ang dami kikilos sa paligid mo. Parang ang dami tumutulong sa'yo, parang nakakapagod, naiihi lang ako. Eh, ang layo parang CR. Doon pa yung CR, diba? So, sa mga nag-BBL na katulad ni Mami Oni, ako kasi, yung case ko, nasa upper lang yung nilagay sa akin dito. Ayan, yung fats, dito lang siya. So, yung dito ko, yung dati pa, diba? So, pag umuupo ako, hindi naman siya nakaka-affect dun sa taas. Kasi, bakit bawal mong iupo yun? Kasi mamamatay yung fats. Sabi nga nila, 50 to 70% ng fats ay mapupunta lang sa wala kung iuupo mo. Kaya talagang 8 weeks or 2 months kang bawal umupo. So, sa mga nag-BBL, meron po tayong BBL pillow. Binigay sa akin to, pero hindi kasi ako komportable. Kasi nga, kaya naman eh, diba? Kaya naman yung ilalim iupo. Ganon. So, minsan, sa isang araw, 30 minutes ako umupo na ganito. Pag nakapagod na ako nakagaba. Eh, minsan naman, hindi ko rin kinakaya na nakatayo ako. So sa 50 ko, kami-kami pa rin. Thank you pa rin again kay Dito Vince, kay Mikmi, kay Be, kay Papi, kay Tyronia, na lagi akong... Tinatanong. Mami, ano ganun? Mami, ano ganun? Mami, ano ganun? Ano ganun? Pag labo-board ka lang, Mami. Oo. Parang siya nakakatulong sa operasyon. Ang pinakagusto ko lang, Mami, good morning. I love you. Lagi lang gano'n. Tapos sinasabi niya, Mami, ba't gano'n ka matulog? Ako kasi, ikaw nakagano'n ka lang. Ang ganda-ganda mo, Mami. Yun ang sabi niya sa akin. Ganda-ganda sa akin. Kasi totoo naman pa eh. Ano? Totoo naman po. Bakit paano matulog si Mami? Eh, ang ganda. Ako, nakagano'n ka. Si Mami nakagano'n ako. Sa akin nakagano'n ka, kumakanta eh. Ang awa, oh. So, mapahit ako sa inyo mga besi ko. Nabibili ko to sa Icon Clinic. Nakalimutan ko kung magkano. Ayan, ganyan siya. Tapos meron siyang parang alon dito. Parang yung wala dito, si Tata Elon. Wala-wala, para tulungan ako sa aking operasyon. Ayan. May ano siya dito, may alon. Kasi dyan yung legs mo. So, ang gagawin mo ay dun ka papatong. Pero sa case ko, medyo mahirap siya kasi legs eh. Alam mo yun, may lipo ako sa legs. Usually, nagpapabibil, chan lang, likod, braso, walang legs. So, mas madali sa kanila to. Pero sa akin, medyo hirap ako. So, gaya siya, nakapatong siya. Ah! Para yung... And, pwede ka nakaganyan. Para yung puwet mo, nakahang lang siyang ganyan. At hindi mo siya naiuupo para hindi mamatay yung fats. At hindi naman masayang yung pag-transfer mo ng fats sa puwet mo. So, hindi ako masyadong komportable dito. Gusto ko lang ipakita sa inyo ang BBL pillow. Ayan. Dati kasi yung unang BBL ko, wala na ito. Siguro komportable ako dito. So, ayan siya mga besi ko. Hindi ko na sabihin na talagang madali itong operasyon na to. Kapag BBL talaga, may pag-fat transfer, nakakapagod dumapa. Medyo hirap ako maglakad. Hindi ko expected na pagdating sa tuhod or yung tahe or yung dito yung liposuction sa legs ay mahirap. Kasi, sanay ako 2 days na parang, tara, alis, ganyan. Ngayon, hindi ako nakakapag-mold, diba? Lahat ng vlogs ko, pag nakita nyo, pag nag-recover ako, nagmamold ako. Pero ngayon, marketplace na lang muna. Kaya ka rin siguro bored na bored siya, hindi ka nakakapag. Oo, parang bored kasi ako eh. Kaya wala akong ibang ginawa ngayon, hindi marat ng Harry Potter. Expected Patronus! Excuse me po, Mami. Pag napapagod ka naman po, dumapa, nag-BBL bed ka naman. Oo, nag-BBL bed naman ako pag pagod na ka, dumapa. At napanood yun kanina, dahil kahapon yun. Na-vlog ko na rin yun. At yun mga besi ko sa mga update, kung anong itsura ng legs ko ngayon ng tuhod ko. Ito siya, yan, pakita natin. Eh mukha talaga siyang masakit kasi para siyang binugbog, para kang nahazing. Ang dami niyang pasa, ang dami niyang leaks, so ganyan pa siya. Kaya medyo mahirap ang pinagdadaanan ko, pero hindi naman totally naiiyak na ako sa hirap. Nakakapagod lang na parang kadalakad mo, kailangan na may alalay, parang feeling ko nakakasorbo ko sa inyo. Hindi! Parang feeling ko lang ganun. Dahil dyan, mayroon tayong ano dyan, 1,000 penalty when nakaliptin. Patay tayo dyan, hindi nakaliptin. Alam mo mag-vlog ako. Si Papi nag-check, oh, may liptin. Meron naman Papi, huwag ako kalit. Sige nga, wala namang liptin. Pero meron naman siyang braces. May Hermes mask na ito, Clinic. Ngingit-ngingit nga yung mga bad trip yan. 1,000 penalty. May liptin ako ba? Isang. Lagay ano ko ng liptin. Ay, hindi ka lang kasali. Mag-baby ka pa. So, ayun ang mga beso. I-explain ko lang sa inyo ang BBL bed. Sa siguro, a BBL pillow. Bakit pwede mong itutulugan to? Ano, wala pa. May remote pa din, puto.
At kung matulog, maging BBL bed. So medyo matigas siya. At ingat kayo sa mga naglabayta ng ganito ng peke. Ganon. Again, meron po nito at available po to sa The Icon Clinic. Yan, sa mga may balak magpa-opera or nagpa-opera na, sana makarelate kayo sa mga pinadaanan ko ngayon or sa videos ko ngayon. I see you tomorrow. So, 6th day ko na ngayon at ganito yung itsura ng legs ko. Ayan. Ano daw? Itsura ng legs mo. Itsura ng legs ko ngayon parang bumaba na yung pasahan niya. Mas lalo siyang bumaba. Ayun, parang yung si Papi mababa. Gahabol eh. At meron akong bisita ngayon dito. Ano yan? Si Papi! Happy! Happy! Sobrang likot na bata. So, yung mga basic ko, inaalam niya kung ano ba to. Ay, yung remote ng aircon. Ay, pinalaroan niya. Palakad-lakad lang siya dito. Nakakatanggal lang stress pag may ganito ka sa bahay. Parang gusto ko na nanood ng isa pang ganito. Ikaw. Joke lang, anak. So, dito yung friend ko na... Ay, tara. Ay, dito talagang lumiti. Naka-braces. Pang-kondo talaga. Oo, kumaganda yung friend ko. Oo. Ay, tara. Ganyan lang takit. Sino yan? Happy, sino yan? Monster! 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 Monster yan, monster! Happy! Iii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 i
kay Vince. Happy! Yee, si Vince, oh! Ay, tumawa ko! Hi! Happy! 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 Bobby! Bobby! To the left, to the right, finger yung sabay-sabay! Tibi do! Tibi! Sa yung mga basic, ala? Happy birthday! Happy da! Yee! Si Vince, oh yee! Lagi kinikilig Tito Vicente niya. So yun mga beso ko again, balik na ako din sa mag-update. Ayun, so dito yung tahi ko at nandito nga sa kabila. Nakaupo ako ngayon kahit bawal ako kumupo kasi nangapagod na ako sa pakiramdam. Ayun, may mga tumutulo pa din, normal lang naman yan. Alam mo pa kung hindi ka good example sa mga mag-BBL. Bakit? Nakaupo ka, bawal yung upo. Eh wala eh, namapagod na ako nakadapa. Saan? Saan ako upo? Hindi, dito. Sa pwesto ko. Ay hey, lang mga beso, ganyan yung update sa akin. Sa ako ay nagpapahinga na nagpapahinga. Baba. Ano daw? Baba. Baba? Baba tayo, baba. Ano yung kinakain mo? Eee, bakit ka rin sa... Papansin TV sa... Nagpapakit kay Pizza, oh. Wait lang mga besi ko. Sa 7th day ko, ayan, nagpa-check up ako. Sorry, natawala ako kasi nga, nag-prank ako kay Doki Abby, naginanong pa siya. Parang umad prank kasi, ilang beses naman ang nakita ni Doki Abby yung katawan ko. So, binigla ko lang siya ng ganon. Siyempre, mula ulo hanggang paad, gawang Doki Abby to eh, di ba? Kaya nag-prank lang ako sa kanya. Okay, going back, day 7 na tayo. Ayan, so dito ko ngayon, 7th day ko. At check up ko ngayon kay Doki Abby sa The Icon Clinic. Yes. Ayan, so, dahil nakalimutan niya mag-video. So, pagod, gawang pagod. Oh, kasi mas maganda pag yung doktor yung mag-explain, okay. Di ba? Kung anong ginawa sa akin. So, what we did last week, kasi last week, kung mapapansin na medyo malaki yung inner thighs niya, nagkikis-kisan pag nag-alapan siya, di ba? Kasi mahabdi na. Opo, ng lotion. So, kailangan ng lotion para hindi nagkikis-kisan. Opo, kasi mahabdi. So, what we did was liposuction ng inner thighs. So, yung mga babaeng merong walang thigh gap, so, pwede natin bigyan ng thigh gap para hindi nagkikis-kisan. Ang butas dito niya is dito, at dito lang. Once sometimes, meron isa dito. Maliliit na butas lang yan, and makukuha natin lahat ng taba dito. Okay. In her case naman, since medyo gusto mas bumilog ng konti yung pwet, nagdagdag lang ako ng konti sa taas. Oo. Para mas bilog siya, para mas perky. Ah, okay. Alright. So yung taba ko dito mga besi ko, nilipad ko ulit sa pwet ko. So, pero sa taas na part. Sa taas na part lang, kaya nakakaupo ako. Yes. Pwede pala din talaga ako upo. Pwede po.
Pero pag higa, ang daba. Oo, kailangan. Oo, kailangan nakadaba lang ako. Masasabi mo ito na BBL din to, no? Sort of. Hybrid. Sort of. Kasi konti lang yun. It's more of one eh. Parang liposuction ng guys. Liposuction with fat graft nila. Yan kasi kaya ako ito binablog. Kasi ang dami ko kakilala na okay naman sila kahit medyo machubing-bing sila, machabi. Pero ang problema talaga yung ito. Diba? Medyo nagigisig namin. Bisag namumulan eh. Sobrang naghahadhad na talaga. Diba nakaraan? Di siya yung mapandali. Di ba minsan may nakabuta sa gitna? Diba nangyayari yun? Kasi nga sa sobrang katabaan dito, so sa iba dyan, kung hindi naman para sa beauty, para kami sa health or sa skin nyo na ang hapti-hapti na, ang hirap-hirap na, yan, ba pwede po tayo magpa-lipo ng inner thigh? Yes. Yung outer thigh ba nilalipo? Hindi lahat. Usually dito, yung saddle bags yung dito. Alam mo yun, di ba yung mukhang merong malaki dito sa ilalim? Yun, pwede ba rin? Pwede. Pero more on kasi problema yung inner. So yun, take chabrab, so no? Ha? Chabrab? Oo, oh, tsaka may chabrab na akong tawagin. Yung explain ko yun eh. Oo, chabrab na ano, nakakiskis, doon siya nangihiting. Diba? So yun mga besi ko, again sa mga malalaki ang mga hita na nangangoblema, meron pong tayo tinik Doc Yapi na pwede po kayong magpalay po ng dito lang para hindi na kayo nakahabdian, hindi na kayo nagtitigawat yan eh. Talagang ang habdi, nagpapaderma ako sa taas. Kasi nga ang hapti na, so sabi ko ito i-live na natin, kaya kaya. Pero ang laki agad ng binawa, syempre habang tumatagal, papakita ko yan sa inyo, namamaga pa kasi ngayon. Kula siguro, I was able to get mga 1,500cc na pala. Yung nakuha sa akin. No. Diba, isipin mo yun. Ang dami. Ibang tao yun, taba na sa buong katawan. Tapos ako dito lang sa next kita lang. Ano ba yung pagkain na pinain ko nun? Saan masarap? Tapos na maglalagay na ako ngayon. Since 1 minute tayo, medyo papapanihin, mapamamagaan niya. So ngayon, pabalot din natin siya para lalo lumiit siya. So you will be wearing that for the next mga 4 to 6 weeks. Okay. Alright? Okay, thank you, Dom. Thank you! So yung mga beses ko, parang wala na akong kailangan i-explain. Sinabi ko kay Doc Yawi, nakalimutan niya kasi mag-video ng mismong operation ko. Dahil syempre, may busy siya, nakafocus siya sa pag-o-opera. At ayun na nga, nakauwi na ako dito. At alam ko naman yung na-explain na nga ni Doc. At mas maayos talaga pag doktor ang nag-explain. Ay, mag-outro na ako. Ito na mga beses ko. Nakasuot na po ako ng benda. At ito ako makikita niya, meron po akong panty liner dito na ginawa lang namin ni Papi. Kasi may fluids pa rin ako na padaan-daan na itong batang to na tumutulo. Yung sobrang saya ko kasi nakakaupo si Mami at pwede akong upo kasi sa taas lang naman ako dinagdaga ng fats at konti lang din naman din yun. Dahil dyan, mag-aato na si Mami Oni. Sa lahat ng mga tanong, yes, ito po ang Patient the Icon Clinic. Ito po ang Instagram ayan, at yung TikTok ni Doc Yapi. Yan. I-follow nyo na lang po siya dahil makulit si Baby Happy. Ayan, mga besi ko. Sa last kong vlog, kung takot kayo dahil gumanon yung mata ko, ganoon talaga kasi, ano yun eh, marelaxat ng muscle mo. So yun siya, mukha lang naman siyang nakakatakot pero may batang sumasayo dito sa gilid. To the left, to the right, finger, and sabay-sabay. So yun lang mga besi ko, please like and subscribe! Hi!